ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating mga kasalanan ay ating pagsisihan upang ang pag-aaray natin ng banal na sakripisyong ito ng Misa ay maging lubos na kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ilumungakuin ang iyong anak ang krus sa kama at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat na wang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Matuwid ang Panginoon naming Diyos. Ngunit, lipos kami ng kadustaan hanggang ngayon. Kaming mga taga-Huda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos. Hindi kami nakinig sa kanya. Hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula nang ang mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto, patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon kami ay naghihirap. Nagaganap sa amin ang sumpa na binabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga diyos-diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos,
Pinasok ng hintil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain iyong mga ibon, ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang do'y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupo? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala'y patawaring ganap, at ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilika. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, kawawa ka Korazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malaw na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, babagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin.
Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo pong lahat ay naniniwala na minamahal tayo ng Poong Hesus Nazareno. Hindi po ba? Amen po ba? Amen! Dahil sa tayo minamahal ng Poong Nazareno, inaasahan natin lagi matatamis ang mga salita na manggagaling sa kanyang labi pagka nagsasalita siya sa mga tao, sa atin. Katulad ngayon, nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng unang pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Ngayon naman, nagsasalita siya sa Ebanghelyo. Ngunit ang mga kataga ay hindi matatamis. Hinahagupit ng Panginoon ang kanyang mga minamahal. Hinahagupit hindi para parusahan lamang, kung hindi hinahagupit para tumino at matauhan. Narinig ninyo kung paanong ang mga Israelita noong panghuna ay nagsabi sa Panginoon bandang uli. Sabi nila, kami ay naging suwail sa iyo dahil dito naghihirap kami. Tayong lahat, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, hindi po ba kayo naghihirap ng hirap? Hindi ba kayo nakararanas ng hirap sa buhay ngayon? Sino ang hindi nakararanas sa paghirap ng buhay? Pag tumataas ang presyo ng mga bilihin, pagka ang presyo ng gasolina at lahat ng ating mga ginagamit para magkaroon tayo ng energy ay tumataas. At sino ang hindi naghihirap sa pagnanakaw at pagdarambong na ginagawa sa ating bayan? Harap-harapan ng mga opisyal natin na ayaw magpahayag ng kanilang mga kung bakit sila umihingi ng ganito, ganong halaga para isaganap daw ang kanilang panunungkulan. Ngunit, ano tayo? Katulad ba tayo ng mga Israelita na bandang huli nang naranasan ito ay nagsasabi rin, kami naging suwail, hindi namin sinunod ang Panginoon. Nagkikibit-balikat kami sa kasamaan. Pinipikit namin ang mga mata at tinatakpan namin ang aming mga tainga sa naririnig namin hindi tama. Kami ay nagkasala. Hari nawa, dumating din tayo sa puntong yun. Nang sa ganon, ihahon tayo ng Poong Nazareno sa kahirapan na ating tinitiis ngayon. Ang pagtitiis ng kahirapan ay maganda kung kasama ng pagtitiis ng Poong Nazareno. Kung ang kasama nito ay ang pagbabalik loob naman sa Panginoong Diyos at pagbaling sa Kanya. Hari nawa, ito ang maging biyaya sa atin ng paghihirap na tinatamo natin ngayon sa ating buhay, na tayo rin ay magsabi, naging suwail kami, hindi masunurin, sinasamba namin ang Diyos-Diyosan ng kapangyarihan, ng pera, ng popularidad, nagkasala kami, patawarin mo kami, O Panginoon. At sa ganitong paraan,
Yahahon tayo ng Panginoon sa ating kahirapan at bibigyan ng kaligtasan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, mahal tayo ng poong Diyos, ngunit tayong nagkukulang sa pagmamahal sa Kanya. Kanya humingi tayo ng tawad sa sabihin natin, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang iba iukaristiya ng ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap na mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin na Jesus Nazareno sa halamanan ng Gethsemane, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, naayag sa salita at gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pagmamahal. Maipayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ng aming pagbabalik loob sa poong Nazareno at pagtulad sa Kanya sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Sisisi tayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo'y maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Iyong ipinasiyang sa kaway na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kaway nagkapuwang ang kamatayan, sa kaway ng krus itinanghalang pagkabuhay. Sa punong kaway na naiigang sumuway sa iyo, sa kaway na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbamang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbang na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Thank you.
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalatay ng iyong simbahan. At pagkalaban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin yung lahat. At sumayin rin. Pagipunin niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pakinggan mo
Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa disaster and relief fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalantan ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas,
noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa mga panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagkasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip sa kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay na sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa lahat ng mga deboto, sumayin niyo, Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladalang mga imain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalagay ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo at magbalik loob sa Diyos. Huwag magkibit. Salamat sa Diyos.